Good morning, kids! So, welcome sa ating online Sunday school. So, bago tayo mag-start mag-worship kay Lord, magpa-pray muna tayo. So, gawin natin yung lagi natin ginagawa bago mag-pray. 1, 2, 3, go! Clap, clap, clap your hands! Clap your hands together! Roll, roll, roll your hands! Roll your hands together! Pound, pound, pound your hands together. Shake, shake, shake your hands together. Put, put, put your hands together. Okay, let's pray. Lord God, thank you Lord sa panibagong araw na binigay niyo po sa amin. Thank you Lord sa pag-iingat niyo po sa amin and sa mga mahal po namin sa buhay, Lord God. Lord, thank you rin po sa pagpo-provide ng mga pangangailangan po namin na may nakakain po kami araw-araw, Lord God. Lord, ngayon pong araw na ito, bigyan niyo po kami ng tamang puso sa pakikinig ng inyong salita, Lord God. And ihanda niyo po ang aming mga isip and puso, Lord, sa pakikinig ng inyong salita. Lord, naway magamit po namin itong word niyo, Lord, sa araw-araw na gagawin po namin, Lord God. Naway hindi lang po namin ito basta narinig, kundi may apply po namin sa aming buhay, Lord God. Maraming salamat, Lord. Ingatan niyo po kami. Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Hi kids! Good morning! Welcome sa ating online Sunday School. Ngayon, ihanda natin ang ating puso at isipan para makinig sa salita ng Diyos. Okay? Pero bago yan, meron akong tanong sa inyo. Nagkaroon na ba kayo ng kaaway? Isipin nyo, yung pinakamatalik nating kaibigan, bigla tayong inaway. Ano kaya ang dapat nating gawin? Dapat ba natin sila awayin pabalik? Dapat ba natin sila gantihan? Dapat ba natin sila mahalin pa rin? Ano kaya ang dapat nating gawin? Sa lesson natin ngayon, ituturo sa atin ni Jesus kung ano ang dapat nating gawin kapag meron tayong kaaway o kaya meron namang umaway sa atin. Ang lesson natin ngayon ay makikita natin sa Luke chapter 6 verse 27 to 26. Ang Luke ang ikatlong libro sa Bagong Tipan at isa ito sa mga gospel books kasama ang Matthew, Mark at John. Sige nga, ano nga ulit ang gospel books? Okay, ang mga gospel books ay mga libro sa Bagong Tipan na tumatalakay ng kapanganakan, pamumuhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Bago tayo magpatuloy sa ating lesson, meron tayong panibagong word up ngayon. At ang word up natin ngayon ay, magpapatawad ako dahil pinatawad ako ni Jesus. Isa pa, magpapatawad ako dahil pinatawad ako ni Jesus. So, every time na sasabihin ko yung word up habang nagdi-discuss tayo, dapat gagawin nyo yung action natin ngayon at i-recite nyo yung word up natin ngayon. Okay ba yon? Okay, pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ano nga ulit ang word up natin? Sige nga, word up. Magpapatawad ako dahil pinatawad ako ng Diyos. Sa story natin ngayon, ito ang sinasabi ni Jesus. Subalit, sinasabi ko sa inyong mga naikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Pagpalain nyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin nyo ang mga nangaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais nyong gawin nila sa iyo. Lahat naman nata tayo ay nagkaroon na ng kaaway o taong kinaiinisan, di ba? Minsan hindi natin maiwasan na mainis o magalit sa kanila, minsan pa nga parang gusto na natin silang awayin at gantihan eh. May mga tao tayong mga kaaway at mga away sa atin. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Bible tungkol dito? Si Jesus ay nangaral at sinabihan niya ang mga taong nakikinig sa kanya na kung sino man ang may kaaway o kaya merong mga taong galit sa kanila, ay kanilang mahalin ito. Gawan ng mabuti at ipanalangin. Mahirap ba ito? Oo, mahirap to dahil tayo ay tao, tayo ay makasalanan. Bilang tao, mas gugustuhin nating gantihan ng mga taong nagkasala sa atin kesa patawarin sila, mahalin, gawa ng mabuti o kaya ipagdasal. Pero ang sinasabi sa verse 29 at 30, ang sabi ni Jesus, kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo ang kabila. Kapag ginagawang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin ang mga iyon. Yun ang mga sinabi ni Jesus. Hindi naman literal ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Jesus. Ang ibig sabihin lamang nito ay kung merong gumawa sa atin ng masama, ay huwag tayong gumante. Kapag merong nang-away sa atin, tayo ay tumugon sa panalangin. Ipagdasal natin sila at ipagpasa Diyos na lang ang lahat. Pero, huwag natin ipagpe-pray na may mangyaring masama sa kanila. Tandaan natin na kahit kailan ay hindi sasakay ang Diyos sa mali. Hindi didinggin ng Diyos ang mga panalangin na masama. Sinabi rin ni Jesus na kung sino man ang dagnakaw sa atin, ay ating patawarin at huwag na hingin pabalik ang ninakaw nila. Lagi nating tandaan na hawak ng Diyos ang lahat. Kung merong nawala sa atin, ang Diyos din ang magbabalik. At kung hindi man ibalik ng Diyos ang mga nawala sa atin, ay magpasalamat pa rin tayo sa Diyos dahil siya ang nakakaalam kung anong nakakaluwalhati sa Kanya at ang nakakabuti sa atin. Sinabihan tayo na huwag gumanti at sinabi rin ni Jesus na gawin lamang natin sa kapwa natin kung ano ang nais natin na gawin nila sa atin. Kung nais naman natin na tayo ay pakitaan ng pagmamahal, tayo ay magpakita rin ng pagmamahal sa iba. Kung nais rin natin na tayo ay patawarin, tayo ay humingi ng tawad at magpatawad rin tayo.
Pero higit sa lahat, dapat ang gawin natin ay kung ano ang nakakalugod sa Diyos. Okay ba yon? Okay, word up. Magpapatawad ako dahil pinatawad ako ng Diyos. Ngayon, magpatuloy tayo sa ating kwento. Sinabi rin ni Jesus na kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang narapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din ng mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawan nyo ng mabuti, anong pagpapala ang narapat sa inyo? Kahit ang mga masasamang tao ay gumagawa rin ng mga yan. At kung ang mga makakabayad lang ang inyong papautangin, anong pagpapala ang narapat sa inyo? Kahit ang mga masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nilang masama sa pag-asan sila ay mababayaran. Sa halip, mahalin nyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin nyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat siya ay mabuti sa mga masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama na mahabagin. Pinakita ni Jesus sa mga nakikinig sa kanya na kahit ang mga makasalanan ay kayang mahalin ang mga nagmamahal sa kanila. Kaya rin nilang gawa ng mabuti ang mga gumagawa ng mabuti sa kanila. Kaya rin gawin ng mga makasalanan ang pautangin ang kapwa nila makasalanan basta sila ay mababayaran. Sinabihan tayo ni Jesus na kahit ang mga makasalanan o mga taong walang relasyon sa Diyos ay kayang gumawa ng mabuti sa mga taong ginagawan sila ng mabuti. Pero ang utos ng Diyos sa atin ay mahalin natin ang mga kaaway natin at ang mga taong ginagawan tayo ng masasama o kasalanan. Malaking gantimpala ang makakamit natin at ang pagmamahal sa mga kaaway at mga umaaway sa atin ay ebidensya na anak tayo ng Diyos. Okay, word up? Magpapatawad ako dahil pinatawad ako ng Diyos. Alam nyo ba, tayo rin ay minsang kaaway ng Diyos. Simula nung kainin ni Eva at Adan, ang prutas na pinagbabawal ng Diyos na kainin. Pero pinakita sa atin ng Diyos na kahit kaaway tayo ng Diyos, pinatawad pa rin niya tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesus. Kahit tayo ay kaaway ng Diyos, ay pinakita pa rin niya ang pagmamahal niya sa atin. Tayo ay karapat-dapat na parusahan sa impyerno at habang buhay mawalay sa Diyos. Ngunit dahil sa pagmamahal niya, pinadala niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus upang maging kabayaran sa ating mga kasalanan. Si Jesus ay namuhay rito sa ating mundo na nakakalugod sa Diyos. Siya ay nabuhay dito sa mundo at siya ay pinahirapan, pinagtawanan, pinahiya at sinaktan para sundin ang utos ng Diyos. At ang utos ng Diyos na ito ay siya ay maging alay para sa ating mga kasalanan. Dapat tayo ang nakaranas lahat ng hirap na dinanas ni Jesus. Ngunit dahil sa pagmamahal ng Diyos, ang ating naranasan ay ang pagmamahal at kapatawaran ng Diyos. Imbis na gantihan tayo ng Diyos at itapon tayo sa impyerno, pinatawad niya tayo at minahal. Habang nakapako sa krus si Jesus, sinabi niya sa Diyos Ama na patawarin ang mga taong pinagtatawanan siya, pinahirapan siya, pinahiya at sinaktan. Namatay si Jesus sa krus at sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Kahit kailan ay hindi na siya mamamatay at siya ay maghahari habang buhay. Lumapit lamang tayo sa kanya at humingi ng tawad ng buong puso at handa niya tayong patawarin. Gayahin natin ang halimbawa ng pagmamahal ng Diyos. Hindi siya gumanti, ngunit kumuha siya ng daan upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. At makikita natin ang pagmamahal at ang kapatawaran sa ating mga kasalanan sa krus kung saan namatay si Jesus. Hindi natin kaya magmahal at magpatawad ng totoo kung hindi muna tayo minahal at pinatawad ng Diyos. Tulad ng Diyos, huwag tayo gumanti sa mga kaaway natin at sa mga taong ginawan tayo ng mali. Ngunit tayo ay magpatawad at mahalin natin sila. Ipagdasal natin sila sa Diyos. Kung tayo naman ay may nagawang mali, tayo ay humingi ng tawad. Patuloy nating ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng ating iniisip, sinasabi at ginagawa. Tanging ang Diyos lang ang maghari sa ating buhay. Magmahal tayo gaya ng pagmamahal ng Diyos.
magpatawad tayo gaya ng pagpapatawad ng Diyos. Okay, word up. Magpapatawad ako dahil pinatawad ako ng Diyos. Ngayon, dito nagtatapos ang ating lesson. Pero bago tayong magpaalam, ay meron tayong memory verse ngayon. At ang memory verse natin ay makikita natin sa Luke chapter 6 verse 31. Ang sinasabi dito ay, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ulit. Luke chapter 6 verse 31, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Luke chapter 6 verse 31. Patuloy nating gawin sa iba ang nais nating gawin nila sa atin. Kung nais natin na tayo ay mahalin, mahalin natin ang mga tao sa paligid natin. Kung nais natin na tayo ay gawa ng mabuti, gawa natin ng mabuti ang mga tao sa mga paligid natin. Kung nais natin na maging mabait ang mga tao sa paligid natin, tayo muna ang maging mabait sa kanila. Kung nais natin na tayo ay mapatawad ng ibang tao sa ating mga kasalanan, matuto tayong magpatawad. Pero higit sa lahat, gawin natin ang lahat ng bagay para sa ikalulugod ng Diyos, kahit walang kapalit. Okay? Bago tayo magtapos, word up. Okay. Magpapatawad ako dahil pinatawad ako ng Diyos. Okay, yun lamang and see you next week. Sige mga bata, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na kami po ay nakapag-aral ng inyong salita at kay Teacher Gab po na inyong ginamit. Patuloy niyo po siyang gabayan at pagpalain sa kanyang buhay. Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso na handa pong sumunod sa inyo, na mahalin po namin ang mga tao sa paligid namin at kabutihan po ang maipakita namin sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa patuloy niyo pong paggabay at pagpatnubay sa bawat isa sa amin, lalo na, Panginoon, sa mga panahon na ito. Salamat po, Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless! Hello mga ka-Sunday School! Sana may marami tayong natutunan sa araw na ito. Hindi po tayong manood.